Nga pala, congratulations sa nanalo last pamigay nating skin. At kung gusto mo manalo, kailangan mong matapos ang video na to hanggang dulo. No skipping guys ha, huwag nyo i-skip yung video. Kasi nakikita namin kung sino yung mga nanonood talaga sa video namin. And don't forget to share and like this video. Ikaw ba ay sawa na sa mga linyahang S5 tank? Di ako tank user. Ayaw ko mag-tank, ikaw na lang. Press, ito ang video para sa'yo. Papakita ko dito, ano ba ang galawan kailangan gawin kapag ikaw ang tank. Nabala, welcome pala sa channel na to. At kung bago lang kayo sa channel na to, hit mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated. Kaya subscribe na. Alright, let's go! So guys, ang pinakamagandang role na gawin ng tank muna sa early game is tumulong mag-farm. Mauna sa clash at dapat magaling na mag-set sa kalaban. Una niyong bilhin na item ay ang wooden mask. Kung familiar kayo sa funnel na term, ito yung kadalasang ginagamit para mas mag-level up yung pinapatababong kakampaign. Katulad na lang nito si Leslie na marksman. Sasamahan ko agad siya mag-farm para mag-level up at dumami ang gold na pambili ng item. Para habang tumatagal ang laban, mas lalong sumasakit ang damage na sa kalaban. Sinamahan ko siya dahil minsan kapag nasa mythic tier ka na, may rotation na aggressive ang kalaban sa early game. Sa early game pa lang, inaagawan agad ng mga kalaban ang buff. Kaya maganda, samahan mo palagi yung MM kasi madali lang siya mapatay. Take note guys, pinakuling hit sa jungle creep dapat makuha ng kasama nyo kasi may dagdag gold at experience to. Pinaka-importante ang role ng tank dahil ikaw ang tagapagligtas. Paalala lang guys, walang magaling na MM or mage kung walang malupit na tank. Boom! Bars! At saka, dapat lahat ng last hit ng minion clips ay ibigay nyo sa MM. Dagdag experience at gold din ito. Maganda din guys, mag-hide muna kayo sa bush para ma-check nyo kung may gustong mag-gank sa MM nyo. Tulad nito, si Selena nasa kabilang bush kaya ako dito naman sa kabila. So ayun no, si Selena, G na G. Galing niya pumana, first blood yung kalaban eh. After nyo maklear ang lane, balik agad sa farming. Hindi nyo pwede ipush agad ng tori guys. Mas okay pa din mag-build muna kayo ng isang item o dalawang items para bumasag. Para kapag may dumating na kalaban, ay malaki ang chance niya makuha ang kills. So nakita namin sa baba na nagkakaroon ng laban. Kaya binakapan agad namin si Selena. Natry namin kunin yung crab ng kalaban dito guys. Kaso may retry pala sila. Sayang. Kaya, i-clear na lang muna namin yung minion wave bago kami mag-farm ulit. Alright, masyadong G na G makakill si Selena namin guys. Kaya, imbis na balik farming kami, sinamahan na lang namin siya para makakill din kami kasi napatay din naman yung lunok namin sa top lane. Okay, balik na ulit kami sa objective guys. Ay ang magpa-item. So, balik farm ulit. Mali ang diskante ni MM namin nag-solo siya. Hindi siya tumingin sa mapa, no? Ay. Kaya si Sylvana na lang muna ang tinulungan ko mag-farm. Tapos, bago mo patay yung jungle creep, ay tinulungan ko na agad-agad si Selena para kunin yung blue buff. Kung gusto yung makakuha ng tips, lalo na sa mga baguhan, may ginawa akong video paano ma-improve ang paglalaro mo sa ML. So yun guys no, nagkaroon ng team fight sa mid lane, kaya need ko agad mag-back up. Mukhang walang gusto magpapitas no, walang napatay eh. Kaso, nag-SS pa yung MM namin, nalaman tuloy ng kalaban kung nasaan siya, kaya to the rescue po tayo no. Saluhin ko lahat ng damage nila para maligtas lang MM, dapat ganun guys. Parang sa pag-ibig lang yan, saktan ka nilang lahat, wag lang ang mahal mo. Boom! Nakita ko sa map si Lance. Nabalak agawin yung panggong kaya sinubukan kong i-block siya para hindi siya magtagumpay. Shoutouts nga pala sa mga naging tank user dyan. Tulad yun. Mage at support talaga ako eh. Kaka-adjust ko, tank user na ako. Yung sinela namin talaga ay sabit na sabit sa kiss. Ayan tuloy, patay siya. Pumasok pa kasi sa tower ng kalaban eh. Huwag ganun lods. Pangit yung greedy.
So ayun. So ayun nga, masyado kami malalim dito ni Silvana. Kaya mapapatay ako. Pero okay lang guys. Kasi nagamit naman nila mga SS nila sa akin. At saka buti na lang dumating agad yung mga kampi ko. Kahit late sila. Kaya nakakuha kami ng 3 kills. Hindi na sayang yung pagpapakatiwakal ko dun. Maganda din guys na matuto kayo gumamit ng tank hero. Para kapag nag-rank up ka at sa solo gaming ka, makaka-adjust ka sa mga kakamping cancer sa ML. So guys, mas pinili ko na lang samahan yung NM namin sa bot lane para ma-push na yung tore ng kalaban. Malaking advantage talaga pag nakapush ng tore. Bakit? Kasi nababawasan yung defense nila at mas importante ang push kaysa kills guys. Tandaan nyo, yung word ng epic comeback. Paumingsan yun eh. Okay, shoutouts time! Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo at pipili ako sa comment section. Maraming salamat sa mga comments at likes nyo guys. Mas lalo kong ginaganahan gawa ng videos. At sana, umabot tayo ng 1K subscriber. Kaya, huwag nyo kalimutan mag-share. Salamat! Makita natin sa map na need ng backup sa may river. Kaya, let's go ulit guys. Bakbakan na naman po! Wipe out. Nice yun, no? Good job, guys. So, guys, ang magandang gawin kapag ganito ay una, basag tore. Or, agawin nyo yung buff ng kalaban habang patay sila. Dito, mas pinili lang namin magbasag ng tore para mas mapush namin sila. Buti na lang guys, nag-ultimate si Leslie. Nakita namin na inaagaw yung buff namin. Magandang mabilis dapat kayong mag-response. At saka dapat, meron kayong map awareness. Nice hook sana, Franco. Kaso, masakit si Lunox namin. Sorry na lang. So guys, need backup sa mid. Kaya mas una kong pinuntahan si Lunox para hindi siya mapatay. Dahil konti na lang yung HP niya eh. Kaya iniwan ko na lang si Leslie. Buo pa naman ang buhay niya. At masakit na rin siya. Malaki na siya. Maganda guys, alamin nyo kung sino ang need nyo isave. Tips lang, makikita nyo din dito sa taas kung ilan na HP percentage ng kakampi nyo. Nga pala guys, meron akong ginawang video paano mag-build ng counter at 3 counter items ng kalaban. Makakatulong to sa inyo, lalo sa mga baguhan kung paano ba mag-build ng items. So guys, may magaganap na naman kaming clash. Matatalo kami dito kasi napatay agad nila yung NM at team mage namin kaya olats dito. Dapat, ginawa na lang ng kakampi namin, nag-retreat na lang sila at inantay kami mabuhay. Pumalag pa sila eh. Kaya ito, mawawipe out kami. Pinaka-ayaw ko talaga guys sa kakampi yung mahilig mag-titi, mag-trash talk. Makakatikim sa akin to eh. Teamwork ang kailangan, hindi yabangan. Nakakasira ng diskarte sa kakampi yung ganyan, promise. Hindi na lang enjoy yung laro at galingan. Puro na lang pagta-trash talk sa kakampi. Pangs kung kami lang yun, boy.
Okay guys, ang magandang gawin kapag nakuha ng Lord ang kalaban ay antayin nyo itong dumating. Huwag na huwag nyo itong sasalubungin. Kasi kapag masyado kayong malaki sa base nyo, maaari kayong mabasagan pa ng tore. Mahirap na. Ito yung magandang example ko kanina guys. Huwag lang puro kills. Baka sa late game, may epic comeback pa diba? Sayang lang. Bago kayo sumugod-sugod guys, dapat i-clear nyo muna yung lanes nyo para umangat yung mga creeps. Ako guys, ang technique ko, nagtitira ako ng isang creeps ng kalaban para makita nila na nakaangat pa sila. Habang tumatagal, mas umaangat yung creeps nyo. Basta yung logic na ganun. Malalaman nyo din yung discarte guys. So guys, ito, nagtago lang muna ako sa bush. Antayin ko kung may susugod ba na kalaban. Maging observant kayo palagi sa minimap, okay? Mali lang naging diskarte ng kalaban dito. Pumalag pa sila. Kahit alam nilang kulang sila guys. Maganda, mag-def na lang muna sila kaysa ipilit nito. So yun guys no. Maganda rin talaga na meron kang alam na tank hero. Para kapag minsan nagsasolo gaming ka, makakapag-adjust ka sa iba. At malaki ang chance nyo na manalo sa rank game. Kung nagustuhan niyo ang video na to, mag-comment at like na kayo. At kung may suggestion kayo, let me know lang sa comment sections. Salamat, umabot ka sa dulo ng video na to. At dahil nakaabot ka sa dulo, gusto ko ang mananalo sa ating pa-live raffle giveaway ay ang yung mga nanonood talaga. Para makasali sa ating live raffle giveaway sa FB, ay kailangan mo mag-subscribe, like, at comment tungkol sa video na to. Dapat isend mo sa FB page namin ang screenshot kung saan mo siya. At dapat naka-public para mag-check namin. Baka sa susunod na live raffle ay ikaw na manalo ng skin worth 300 diamonds. See you again next week! Kaya guys, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated.